Ano ang mangyayari kapag gumamit ka ng anabolic steroids? Six-pack abs. Naglalakihang chest muscles. Dambuhalang quads. At mga brasong malaanaconda sa laki. Totoo, kahanga-hanga talaga ang nagagawa ng steroids sa katawan. Kapansin-pansin ang extraordinaryong forma ng muscles ng mga taong gumagamit nito. Ang anabolic steroids kasi ay isang uri ng kemikal na ginawa ng mga siyentipiko upang gayahin ang sex hormone ng lalaki na tinatawag na testosterone. Ang testosterone ay natural na ginagawa ng bayag ng mga kalalakihan at ito ay ginagamit ng katawan para sa pagpapalaki ng mga muscles at buto, pagkakaroon ng sex drive o kalibugan ng katawan, paggawa ng similya o sperm, at marami pang mga importanteng bagay na nagbibigay sa iyo ng katangian bilang isang barakong kalalakihan. Ngayong alam mo na kung gaano kahalaga ang testosterone, bakit nga ba hindi natin dagdagan ito sa pamamagitan ng paggamit ng anabolic steroids? Gayong napakagaganda naman pala ng epekto nito sa katawan. Alamin, dahil sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo ang mga benefits at kaakibat na side effects kapag gumamit ka ng anabolic steroids para magpalaki ng katawan. Number 1. Sobrang mapapabilis ang pag-recover ng katawan pagkatapos mag-workout. Napatunayan sa mga pag-aaral na ang mga taong gumagamit ng anabolic steroids ay nakaka-recover ng sobrang bilis pagkatapos nilang mag-workout. Halimbawa, kung dati ay masakit pa rin ang katawan mo, 2 araw pagkatapos mong mag-exercise, ngayong naka-steroids ka na ay hindi mo na ito mararamdaman. Ang iba nga, kahit 2 beses pa mag-workout, araw-araw at walang rest day, ay parang bitin pa sa kanila. Nahaharang kasi ng anabolic steroids ang pagkakaroon ng stress hormone na cortisol. Mas kaunting stress hormone, mas mabilis na makaka-recover ang katawan kahit sobrang lupit pa ng workout na ginagawa mo. Number 2. Lumalaki ang mga muscles kahit walang exercise. Nabanggit ko na kanina na ang anabolic steroids ay sex hormone na gawa sa laboratorio, kaya tinatawag itong synthetic testosterone. Dahil nadaragdagan ang testosterone sa iyong katawan, tumitindi din ang magagandang epekto nito katulad ng mabilis na paglaki ng mga muscles mo. Hindi ako nagbibiro na kahit hindi ka nag-e-ehersisyo ay lalaki pa rin ang katawan mo. May isang pag-aaral na ginawa ang mga eksperto tungkol sa epekto ng anabolic steroids sa katawan ng tao. Hinati ang 43 kalalakihan sa 4 grupo at inobserbahan ang epekto ng anabolic steroids sa kanila sa loob ng 10 linggo. Ang unang grupo ay hindi binigyan ng anabolic steroids at hindi pinag-exercise, kaya syempre walang nagbago sa kanilang katawan o 0 kilograms ng muscle mass ang nadagdag pagkatapos ng 10 linggo. Ang pangalawang grupo naman ay hindi binigyan ng anabolic steroids pero pinag-workout sila, kaya lumaki ang katawan nila at nadagdagan ng 1.8 kilograms ng muscle mass pagkatapos ng 10 linggo. Ito ang nakakagulat, kasi ang pangatlong grupo, kahit hindi sila pinag-exercise at binigyan lang ng 600 milligrams ng anabolic steroids kada linggo, lumaki pa rin ang mga katawan nila at nadagdagan ng mahigit sa 3 kilong muscle mass, halos doble ng gains ng mga pinag-exercise. Wow! Samantala, ang pang-apat na grupo ay binigyan din ng 600 milligrams ng anabolic steroids kada linggo at pinag-workout sa loob ng 10 linggo. Ayan naman, ang nadagdag ay tumataginting na 6 kilograms ng muscle mass o triple kumpara sa nag-workout na walang anabolic steroids. Grabe talaga ang epekto ng anabolic steroids sa katawan. Napakalaki ng diferensya. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ang dami talagang nahuhumaling gumamit nito at gawing shortcut para mabilis na lumaki ang katawan. Nagugustuhan nyo ba ang paraan ng aking pagpapaliwanag sa topic na ito?
press the like button kung oo. Number 3, susunugin ng anabolic steroids ang mga taba-taba sa katawan mo. Parang wonder drug talaga itong anabolic steroids kasi bukod sa palalakihin niya ang mga muscles mo, uubusin niya pa ang mga taba-taba sa katawan mo. Ayon kasi sa mga eksperto, pinapabilis ng anabolic steroids ang metabolism ng katawan. Mas nagagamit tuloy ang mga taba bilang energy source at nasusunog ang mga ito ng mas mabilis kumpara sa karaniwang kakayanan ng katawan ng tao. Isa pang kahangahangang nagagawa ng anabolic steroids ay hindi lang niya susunugin ang mga taba mo, kundi pipigilan pa nito ang katawan mo sa paggawa ng mga fats. Ang lupet, no? Napatunayan ito sa isang pag-aaral kung saan binigyan ng iba't ibang dosage ng anabolic steroids ang mga test subjects na walang testosterone. 25 mg, 50 mg, 125 mg, 300 mg, at 600 mg kada linggo. Natuklasan nila na ang dami ng taba na nabawas sa katawan ng tao ay depende sa laki ng dosage ng anabolic steroids na binigay sa kanila. Yung mababa ang testosterone level ay tumaba, samantalang yung mga mas mataas na dosage, nabawasan ang timbang at lalong naging fit ang katawan. May mga pag-aaral din na nagsasabing binabawasan ng anabolic steroids ang appetite mo o ang gana mong kumain, kaya nakakatulong din ito sa pagbabawas ng taba sa katawan. Number 4 at ang pinakamaganda at natatanging benefit na makakapagkumbinsi sa akin gumamit ng steroids ay habang buhay pakikinabangan ng katawan ang pampalaking epekto ng anabolic steroids sa mga muscles mo. Lahat kasi ng mga naunang nabanggit na benefits ng paggamit ng anabolic steroids ay pansamantala lamang. Kapag tinigilan mo na ang paggamit ng anabolic steroids o kapag natapos na ang iyong cycle, ay unti-unti na ring babalik sa dati ang iyong katawan. Ito marahil ang dahilan kung bakit may mga taong hayok sa paggamit ng anabolic steroids para ma-maintain nila ang magandang hubog ng katawan nila. Pero itong panghuling benefit na ito ay iba sa tatlo dahil natuklasan ng mga siyentipiko na panghabang buhay ang magandang epekto na ito ng anabolic steroids. Ayon sa mga pagsasaliksik, sa paggamit ng anabolic steroids ay nadaragdagan ng maraming nuclei ang mga muscles mo na hindi kayang tumbasan ng natural at walang halong anabolic steroids na pagwo-workout sa parehong time frame. Ano nga ba ang mga nuclei na ito? At bakit parang pag mas marami sila ay mas maganda para sa katawan mo? Para mas madaling intindihin, ihalin tulad natin ang muscles sa tinapay at ang nuclei naman sa pampaalsa. Sa natural at walang anabolic steroids na pag-eehersisyo, may limitasyon lang ang dami ng harina at pampaalsa na kayang iproduce ng katawan mo in a given period. Kaya ang resulta, maliit lang na tinapay ang maluluto mo. Ibig sabihin, maliit lang din ang ilalaki ng muscles mo. Ang anabolic steroids naman ay maihahalin tulad sa harina. Sa paggamit mo ng anabolic steroids, para mong dinaragdagan ng harina ang iyong tinapay. Natural ngayong mag-a-adjust ang katawan mo para gumawa ng mas marami pang pampalsa o nuclei. Kaya ang resulta ay 3-5 beses na mas malaking tinapay ang maluluto mo kaysa sa kaya lang gawin ng katawan ng natural o walang halong anabolic steroids. Ang pinakamaganda pa dyan ay napatunayan sa mga pag-aaral na ang nadagdag na pampaalsa o nuclei ay mananatili sa katawan mo habang buhay. Kaya kahit tumigil ka na sa paggamit ng anabolic steroids, ay permanente nang mas malaki ang potential ng mga muscles mo na lumaki. Pinakamakikinabang dito ay ang mga ectomorph o yung mga sobrang payat na hirap magpalaki ng katawan. Kaibigan, naibigay ko na ang mga magagandang benepisyong naidudulot ng anabolic steroids. Pero napakahalagang alamin mo rin ang napakaraming masasamang side effects nito bago ka magdesisyong gumamit para sa pagpapalaki ng katawan mo. Ang ilan sa mga negative side effects na ipapaliwanag ko sa susunod na video ay ang mga sumusunod.
pagliit ng bayag, pagkalagas ng buhok at pagkakalbo, pagtaas ng presyon, pagiging mainitin ng ulo, pagkakaroon ng suso o gynecomastia, mga sakit sa balat kagaya ng acne, impeksyon mula sa injection, pagkamatay mula sa heart attack, pagkakaroon ng cancer, kidney at liver failure, pagkamatay sa stroke, at marami pang iba. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung oo, ay subscribe na upang ma-notify kayo sa mga susunod pang mga videos. And as always, maraming salamat, kabatak!